Samantala, makakausap po natin sa telepono ngayon, walang iba kundi ang governor po ng Bulacan, si Wilhelmino Alvarado. Magandang hapon po, si Habiba po ito kasama ko po, si Kirby at saka si Haji. Yes, magandang hapon sa inyo. Right. Kirby, Haji, yes. Alright. Gov, kumusta na po ang sitwasyon dyan sa inyong kinasasakupan? Malakas pa rin po ang ulan dito ng Bulacan at 10 bayan po. At bali 8 bayan at 2 siyudad dito sa aming larbigan ang naapektuhan po ng pagbaha. Ang bayan ng Hagunoy, ang Paumbong, ang siyudad ng Malolos, ang Giginto, bayan ng Balagtas, ng Bukawi, ang bayan ng Marilao, ang siyudad ng Mekawayan at ang Obando. Ang Obando po ay nagdeklara na sila kahapon pa ng kaninang umaga ng state of calamity. Alright, Governor, ano na po yung mga ginagawa ninyo pong mga hakbang tulad na lamang po ng kung may mga relief operations po? Well, sa ngayon po ay naghahanda pa lamang po kami dahil ang mga evacuation center po ang una namin munang minamanage sa tulong po ng ating mga lokal na mga opisyales, ang alkalde, ang mga konsihal, ang kanila pong municipal social worker workers. At kami po rito sa probinsya ay nakikipag-ugnay sa ating regional DSWD na sinabihan naman ng ating Pangulo na tulungan ang lalawigan ng Bulacan. At ang ating naman pong provincial disaster risk reduction center ay mula pa po ng kamakalawa. Simula ng habagat ay naka-alert po na po kami at laging nakikipag-ugnay sa mga bayan-bayan. Alright, Governor, nasabi niyo po nung nabanggit niyo kanina na mayroong yung affected po is itong 10 bayan at saka 2 syudad. So far po, ilan po ba yung mga na-prepare niyo po na mga evacuation centers? At para po sa kalaman ng lahat, saan po ang mga evacuation centers na ito? Ang lahat po ng bayan, 8 bayan po ito at 2 syudad na apektado. Lahat po ng aming bayan po ay meron po kaming mga elementary school na hindi inaabot ang baka, na identify po ito na evacuation center. Kaya ang anuman pong tulong idinidiretso po ron at doon po sila minamanage ng ating lokal na pamahalaan. Sa ngayon po ang aming pinagkukulan ng pansin ay yung pagre-release ng tubig ng Bustos Dam at ng Ipo Dam. Sapagkat yung laki po ng tubig na nanggagaling sa ay pagsasalubungin pa ng tubig na inire-release ng ating dam plus itong lakas ng ulan na sa nipo ng habagat ay baka matagalan itong pagiging underwater ng mga nabanggit na bayan at syudad. Opo. Governor, si Alvarado, si Haji Camino po ito, no? Yes, Haji. Opo, okay. Nakatira po kasi ako dyan sa may area malapit sa Mekawayan at sa Marilao. Kukumustahin ko lamang po kung nabanggit niyo po na malakalaka pa rin yung pag-ulan dyan. Ano? Pero yung ilog malakas po ba? Malakas po ang ulan. Ako po ngayon ay nasa Kapitolyo, malakas po ang ulan dito. At yun pong lugar sa Marilao, yung Abangan Sur at Abangan Norte. At doon po sa Nagbalon, yung sa Tabing Ilog. Yun pong sa Mekawayan na yung Pandayan, Saloysoy, Dumos, Pangkal, ito pong mga paligid po nito. Sa Payugo, ito po ang mga barangay na underwater sa ngayon. Ang light vehicles po, hindi po pwedeng dumaan sa Mekawayan. Pero sa lahat po ng bahagi ng ating lalawigan, po pwede pong dumaan. Kaya lamang ay marami pa rin area ng ating MacArthur Highways ang nakalubog underwater. Opo, Governor Alvarado, si Kirby Cristobal po ito, sir. Yes, Kirby. Opo, Gov, ang concern ko lamang po, kamusta po ang bukod po dun sa relief operations po, meron pa po ba tayong mga sapat na mga medisina at assistance po doon po sa ating mga kababayan na nasa mga evacuation centers sa ngayon? Well, ito naman po ay pangalawang araw pa lamang. Mm. So, yung pong aming mga calamity fund eh, hindi pa naman halos nagagalaw po ito. Opo. Sapagkat sa mga unang araw po ay mga initial lamang ang mga pinagkakaloob, yun naman pong mga nasa kanilang mga bahay ay may mga naiipon pa po yan. Pero kung magpapatuloy pong mag-release ang dam natin,
Okay. At ang tubig ay tatagal ng isang linggo or more, ay mayaman po at mahirap, ay pantay na po yan. Sa paningin ng ating gobyerno, lahat po ngayon ay tinutulungan. Opo, Governor, isang bagay pa po, ano, marami na po mga lugar ang nagdeklara po ng walang pasok po para sa mga susunod. Meron na po ba kayong deklarasyon dyan naman po sa inyong bahagi po ng lalawigan? Dito po sa lalawigan ng Bulacan, ang nabanggit nga po natin ay 10 out of 24 municipalities and cities. So dito po ang suspension of classes ay depende sa kanilang alcalde at sa principal. Kasi maging ang mga bayan-bayan po, hindi naman totally na underwater. Katulad po ng Kalumpit, na ngayon ay 11 barangay, ay marami pa pong higit na sa 11 ang wala namang masyadong problema. So, bahala po rin ang alcalde at ang principal. So, mag-aantay na lamang po, sir, ng mga announcement po ng inyong po mga alcalde dyan po sa bayan. Maaga naman po itong ina-announce ng principal at ng mga alcalde. Opo. Sir, bukod po dito sa suspension of classes, meron pa po ba kayong mga iba pa pong pangangailangan dyan po sa inyong lalawigan? Well, sa ngayon po ay nakaantabay kami sapagkat kung magtatagal po ito ay lalaki ang problema at dadami ang pangangailangan. So, sa ngayon po ay ang aming dinasal ay mahinto na itong pagdala ng ulan, ng habagat at lang sa ganon, subside ng tubig at bukas ay magiging mapupunta na po tayo sa post-flooding operation plus relief just in case doon po sa talaga namang mahihirap at nangangailangan na sa loob ng dalawa tatlong araw ay hindi nakakilos at hindi nakapagtrabaho. Okay. Alright, Governor, panghuli na lang po, no? Ano po ba yung mga pwedeng tawagan po ng mga numero ng ating mga kababayan dyan po sa inyong lugar para sa po ang bawat tayo mga, sa ating po mga kalalawigan, kung kayo po ay nangangailangan, anuman ang inyong pangangailangan, tatawag lamang po tayo sa Bulacan Hotline. Ito po ang ating telepono ng ating Provincial Disaster Risk Reduction Center, 044-791-0566. Lahat po ng pangangailangan at tao kung kailangan ninyong mga nanunungkulan, lalo na ang ating punong lalawigan, ay madali po natin maihugnay po rito. At yung pong karahingan ninyo, makakarating po rito, ma-evaluate po namin at kagiyat po natin bibigyan ng solusyon. O i-refer po natin sa ating mga alcalde. Alright, maraming salamat po, Governor Wilhelmino Alvarado ng Bulacan.